Isang mapagpala at ligtas na umaga ang mga batang Venezuelano. Kamusta na kayo? Isa na namang makabuluhang pagtuklas ng bagong kaalaman sa paghubog ng iyong pagkatao at paghugali. Ako si Ginang Rowena de Tauro ng Karangatan West Elementary School, ang inyong magiging guro para sa araw na ito at sa signaturang edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baita. Handa na ba kayo matuto? Simulan na natin! Bilang panimula, mayroon muna akong ilang mga paalala sa inyo. Una, makinig at maging aktibo sa talakayan. Ikalawa, gamitin ng tama ang mga FB reaction buttons na may inyong makikita sa ibaba at comment box sa pagsagot sa mga pagsasanay. Ikatlo, maging magalang at responsable. Ika-apat, isulat sa comment box ang sumusunod. Salitang present, ang inyong buong pangalan, at ang inyong paalalan. Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang makapagsulat sa comment box ng inyong attendance. Susundan lamang ang halimbawang nakikita sa inyong screen. Magsimula na! Ayan mga bata! Handa na ba kayo? Pindutin ang like button kung kayo ay handa na. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad na pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa at sa kinabibilangang pamayanan. Para sa ating unang gawain, sagutan natin ang subukin. Ito ang panuto. Isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa at sa kinabibilangang pamayanan at mali kung hindi. Para sa ating unang bilang, sumunod sa mga ordinansa o alituntunin ng organisasyong pinagbibilangan. Tama o mali? Mayroon kayong 10 segundo upang may sulat ang tamang sagot sa comment box. At ang tamang sagot ay
Tama! Para naman sa ating dalawang bilang, palaging gumagawa ng kagumuha sa kinabibilangang barangay. Tama o mali? At ang tamang sagot ay mali. Ayan, para naman sa ating katlong bilang, tumutulong at nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pakikisa. Tama o mali? At ang tamang sagot ay tama! Ngayon naman, para sa ika-apat na bilang, iniisip at sinasaalang-alang ang maaaring kahinatnan ng gagawing aksyon. Tama ba ito o mali? At ang tamang sagot ay tama! Para naman sa ating panghuling tanong sa ikalimang bilang, madalas na lumalabag at ipinagsasawalang bahala ang kapakanan ng kapwa. Tama ba ito o mali? At ang tamang sagot ay mali! Mahusay mga bata! Ngayon, ating balikan ang ating pinag-aralan ng nakaraang aralin. Ang ating panuto, iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay wasto at iguhit ng malungkot na mukha kung hindi. Simulan na natin! Para sa unang bilang, pagsasawalang bahala sa mga ipinagtutupad na batas sa pamayanan. Masaya o malungkot na mukha? Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Para sa ikalawang bilang, pagsunod sa mga alitang tunin sa loob ng paaralan at sa pamayanan. Masaya ba o malungkot na mukha? Tama, masayang mukha. Para naman sa ikatlong bilang, pagsunod sa alitang tunin ng barangay tungkol sa kalinisan at kapayapaan. Ayan, ang tamang sagot ay masayang mukha. Para naman sa ikaapat na bilang, pagsuot ng helmet sa may motorsiklo para sa kaligtasan. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Para sa huling bilang, ang ikalimang bilang, paglabag sa batas trapiko. Malungkot na mukha. Magaling mga batang Valenzuelano. Ngayon, tignan ang mga larawan. Ano kaya ang pinapakita o ipinahayag ng bawat larawan? Tama mga bata! Ito ay sinisimbolo na pagpapakita ng mga pagmamalasakit sa kapakanan ng kapwa. At yan ang ating paksang aralin ngayon. Kapakanan ng kapwa at pinabibilang pamayanan, isa sa alang-alang po. Tuklasin natin ngayon ang bagong kaalaman na ating matutunan sa araw na ito, mga bata. Pamilyar ba kayo sa mga larawan na ito? Ano kaya ang tawag natin sa isang lugar na ito? Tama! Magaling mga bata! Ito ay isang komunidad o pamayanan.
Pakinggan natin ang isang maikling kwento na may pinamagatang sa Baryo Malasakit. Kwento ni Mary Rose Simonita. Makinig na mabuti upang lubos na maunawaan ito at masagutan ang mga katanungan tungkol sa kwento. Handa na ba kayong makinig? Pakibigyan niyo nga ako ng isang heart reaction kung kayo ay handa na. Isang maaliwalas na Lunes ng umaga sa Baryo Malasakit. Habang ang ilang mga magulang at mag-aaral ay abala sa kanilang online class at module. May isang mag-anak na bagong lipa ang naisipang magpatugtog na malakas at mag-video okay. Dahil kaarawan ng kanilang bunsong anak na si Nico. Nagulat ang mga taga-Baryo Malasakit sapagkat nakabubulaw na ang mga tunog at hindi na magkaintindihan ng mga nag-online class. Nag-uusap na ilang mga kapitbahay sapagkat mayroong ordinansa sa kanilang baryo na kung saan bawal magpatugtog na malakas o mag-video okay mula Lunes hanggang Biyernes. Epektibo mula ika-6 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi. Tao po! Tawag ni Mang Pedrin. Pinagtagal, lumabas ang isang babae. Ano pong sadya ninyo? Sambit ng babae na inapala ni Batang Sinigo. Ako po si Mang Pedrin. Kalapit bahay lang po ninyo ang bahay namin. Mukha, may okasyon po yata kayo. Ipagpaumanhin na po ninyo. Ngunit, ipababatid ko lamang po sa inyo na ang ating lugar ay may ordinansang sinusunod na kung saan bawal magpatugtog na malakas at mag-video okay. Mula Lunes hanggang Biyernes, mula ika-6 ng umaga hanggang ika-6 ng hapon. Sapagkat ito ay oras ng klase ng mga bata. Isipin naman po natin ang kapakanan ng ating kapwa at pinabibilang ang pamayanan. Nang sa gayoy, maging maayos po ang ating samahan dito sa Baryo Malasakit. Naku, pasensya na po kayo. Hindi po namin nais na makabulao sa inyo. Nagkataon lamang po at kaarawan ng aking anak. Hindi na po ito mauulit. Pahihinaan at patitigil ko na po ang malakas sa kantahan. Nakinig at humingi ng paumanhin sa buong baryo ang mag-anak. At nangakong hindi-hindi na ito mangyayari pa. Sa huli ay naipakita pa rin ng mga taga-Baryo Malasakit ang pagmamahal at pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kanilang kapwa at pamayanan. At dyan nagtatapos ang maikling kwento sa araw na ito. Ngayon, naunawaan ko ba may kwento na pakinggan? Salamat kung ito ay inyong naunawaan. Ngayon, sagutan naman natin ang mga tanong tungkol sa kwento. Ang ating panuto, piliin ang tamang sagot at itahit sa comment box. Para sa ating unang katanungan, ano ang pamagat ng kwento? A. Sa Baryo Malasakit. B. Sa Baryo Tahimik. C. Sa Baryo Maunlad. At D. Ang video okay. At ang tamang sagot ay A. Sa Baryo Malasakit. Para naman sa ating pangalawang katanungan, ano ang naging suliranin sa baryo ayon sa kwento? A. Pagiging marumi ng pagigil. B. Pagkakaroon ng kaguluhan. C. Pagpapatugtog na malakas at pag-video okay. At D. Pagkakasakit ng mga mamamayan sa barangay.
kaya ang tamang sagot? At ang tamang sagot ay Titik C, pagpapatugtog na malakas at pagbibidyo okay. Ngayon naman, para sa ating pangatlong katanungan, ano ang ordinansa ang binanggit sa Baryo Malasakit? A, pagbabawal sa pagpapatugtog na malakas tuwing Lunes hanggang Biyernes. B, pagbabawal sa pagtatapo ng basura. C, pagkakaroon sa curfew sa mga kabataan. D, pagsasagawa ng feeding program sa mga bata. Kung ang sagot nyo ay titik A, pagbabawal sa pagpapatugtog na malakas tuwing Lunes hanggang Biyernes, tama ang inyong sagot. At para naman sa ating pang-apat na katanungan, kung isa ka sa kapitbahay na naapektuhan ng ingay habang nag-o-online class o habang sumasagot sa module, ano ang iyong gagawin? A, baliwalay na lang ito upang maiwasan ang gulo. B, makipag-away sa mga bata, nagpapatugtog na malakas. C, kakausapin ang may hinahon at ipapaunawa ang ordinansa. D, ipabarangay ang mga nagpapatugtog na malakas. At ang tamang sagot ay C, kakausapin na may hinahon at ipapaunawa ang ordinansa. At para sa ating panglimang katanungan, mahalaga ba ang pagsasaalang-alang ng mapakanan ng kapwa at ng ating pamayanan? A, opo, ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. B, opo, upang kapag kinakailangan mo ng tulong ay mayroong tutulong. C, hindi, dahil may sarili tayong pinagkakaabalahan. D, hindi, sapagkat ang ating pamahalaan ay may pananagutan sa kanila. At kung ang sagot nyo ay titik A, opo, ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa, tama ang mga sagot. Mahusay mga bata! Para sa ating susunod na gawain, sagutan natin ang pagyamanin. Piliin sa kahon at isulat ang angkop na salita upang magbuo ang diwa ng pangungusap. Para sa unang bilang, ang patlang sa kapwa ay mabuting gawain. Ang tamang sagot ay pagtulong. Para naman sa ating pangalawang bilang, patlang na Panginoon ang laging tumutulong sa kapwa. Ano kaya ang tamang sagot? At ang tamang sagot ay pinagpapala. Para naman sa ating ikatlong bilang, ang pagmamalasakit sa kapwa ay patlang ng pakiramdam. Ang tamang sagot ay nakagagaan. Para sa ikaapat na bilang, maraming patlang sa tao may malasakit sa kapwa. Kung ang sagot nyo ay nagmamahal, tama ang inyong mga sagot, mga bata.
Para sa ikalimang bilang, ang pagmamalasakit sa kapwa ay tanda ng pagmamahal sa paraan. At ang sagot ay Diyos. Magaling mga bata, kahangahanga ang inyong husay sa pagsagot. Ngayon naman, gawin natin ang pagsasanay sa isagawa upang malaman natin kung lubos ang naunawaan ang ating aralin. Isulat sa inyong sagot ang papel ang wasto kung ang pahayag ay tama at di wasto kung mali. Para sa ating unang katanungan, ipagmamalaki ko ang mga nagawa kong tulong sa iba. Ito ba ay wasto o di wasto? Ang tamang sagot ay hindi wasto. Ngayon naman, para sa ating pangalawang katanungan, tutulong ako sa aking kapwa na walang alinlangan. Wasto o di wasto? Ang sagot niyo ba ay wasto? Tama ka! Para sa ating pangatlong katanungan, unay tulungan ang aking kaibigan kaysa sa iba. Wasto ba ito o di wasto? At ang sagot ay di wasto. Ngayon naman mga bata, para sa ating pang-apat na katanungan, isa sa isip ko ang kapakanan ng aking kapwa sa isip, sa salita, at sa gawa. Wasto o di wasto? At ang tamang sagot ay wasto. Ngayon mga bata, para sa huling katanungan natin, gagawa ako ng desisyon para sa ikabubuti ng lahat. Wasto ba ito o di wasto? Ayan mga bata, tama ang iyong sagot. Wasto! Magaling mga bata, napakahusay ninyo. Tandaan mga bata, ugaliin ang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa upang sa kinabibilangang pamayanan. Maraming paraan para maging mabuting tao sa ating kapwa at sa pamayanang ating kinabibilangan. Ang kaugalian dito ay pinalulugdan ng Diyos. Ngayon, mga bata, gawin natin ang panghuling gawain, ang tayahin. Isulat ang IA kung ang sumusunod na pahayag ay karapat-dapat isaalang-alang at IB kung isasawalang bahala. Para sa ating unang bayla, maayos na nakapagkomunikasyon sa iyong kapwa at pamayanang kinabibilangan. Ang sagot niyo ba ay tama mga bata? Para sa ikalawang bilang, hindi pagsunod sa mga pinalagang batas sa inyong organisasyon.
At ang tamang sagot ay IB. Ngayon mga bata, para sa ating ikatlong bilang, pusang loob na pagtulong sa pagsugpo ng problema o suliranin sa inyong barangay. At ang tamang sagot ay IA. Para naman sa ating ika-apat na bilang, pananamantala o pang-abuso sa iyong kapwa. Kung ang sagot nyo ay IB, tama ang inyong sagot. Para naman sa ating ikalimang bilang, pagtulong sa mga charity maging sa mga tao may kapansanan sa inyong pamayanan. Ayan, ang tamang sagot ay IA. Mahusay mga batang Valenzuelano. Tunay na ipinakita ninyo ang inyong galing sa mga gawain at pagsasanay sa ating haralin. Maraming salamat mga batang Valenzuelano. Palaging taglayin ang katangiang sinasaalang-alang ang kapakanan ng kapwa at kinabibilang ang pamayanan. At huwag kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na pinaglulugdan ng Diyos. Maraming salamat mga bata sa inyong palagi ang pakikisa sa ating mga talakayan, sa edukasyon sa pagpapakatao, sa pamamagitan ng Valenzuela Live. Hanggang sa muli, ako ang inyong mentor, Ginang Rowena Di Tauro, isang ligtas at makabuluhang umaga sa inyong lahat mga bata. Paalam!